Kamusta mga boards? Kamusta ang buhay uwak? Lahat ba ay nakakraft na ng tier 2 blue gears or T2 rare gears? Magkano nga ba ang gagastusin natin kapag nagcraft tayo ng tier 2 blue gears or T2 rare gears in pesos or in PHP? Ayun na nga mga boards, no? So I'm planning to craft all the tier 2 gears from weapons to armors to accessories. At kung makikita nyo naman, andito na lahat sa crafting ang mga materials needed para makraft ito. At actually namali pa nga ako ng craft eh. Lalo na tong top ko na armor. Nag-alcantara ako, dapat Malta set pala yung kukunin ko. Alam nyo kasi minsan mga boards, no? Sabaw na din ako pag naglalaro eh. Nahalo kasi yung trabaho sa paglalaro. And minsan, stress sa work, tapos biglang laro. Ayun, sabaw. Kung ano-ano pinagagawa sa account. Well, kahit nga sa PvP, alam kong matatalo ako, or kahit alam kong matatalo ako sa 1v1, lalo na sa BF or sa Battlefront, sa mga raiders natin dyan. Lumalaban pa din. Tapos pag na-deads, tawa na lang. At least hindi tayo chat build. Hindi tayo ngaw-ngaw build. Hindi tayo bunganga build. Yung iba dyan, ay nako, ewan ko lang, naglaro at ginawang typing test ang all chat. Pero magkano nga ba ang all in all in pesos or PHP ang isang T2 gear? Magkano ang gagastusin natin kung bibilhin natin lahat ng materials in cash? So first of all, how much gold is needed sa pagcraft ng isang tier 2 or tier 2 blue gear or rare gear. Kailangan natin ng 160 pieces green materials. So times 25,000 gold. 4M gold agad yan. 20 pieces of arcane scrolls times 20,000 gold. 400K agad na gold yan. So pag craft pa lang nun, 750K agad yung isang tier 2 gear ha. Yung ika-craft na natin pag kumpleto na yung mga materials natin. So pag-craft agad, 750K. So all in all, ang total gold cost sa pag-craft ng isang tier 2 gear is 5,150,000 gold. Parang dalawang araw or tatlong araw na yata na farm yan. Well, that is the gold cost to craft one T2 gear. So magkano in PHP ang 5,150,000 gold? So if the cost of alluvial gold pouch is 27 dias or diamonds each in the exchange, and one gold pouch is equals to 70,000 gold, so divide natin yan, which is 5,150,000 gold divided by 70k gold is 73.5 gold pouches. Or round off na lang natin sa 74 pieces na alluvial gold pouches ang need natin for that amount of gold, 5,150,000 gold. So we will need 74 pieces gold pouches times 27 diamonds each. That is equals to 1,998 diamonds. And if ratio of diamonds to PHP is 1 peso or piso per 3 diamonds, that is equals to 666 pesos. So cost pa lang to ng pagcraft mga boards. Eh bibili pa tayo ng mga mats sa exchange in diamonds din. Iba-iba ang prices nito mga boards, no? Like sa smooth leather, it's 12 dias per piece, natural fur 20 dias per piece, at iba pang green mats. So sabihin natin, average price ng isang green mat is 80 diamonds per piece. So sa green mats, need natin ng 160 pieces. So multiplied by 18 dias, that is equals to 2,800 diamonds divided by 3. That is 960 pesos. So mapunta naman tayo sa mga arcane scrolls, in which we need 20 pieces. So same materials lang naman sa pagcraft ng iba't ibang arcane scrolls, no? So which is papyrus and morions. And assuming the lowest price sa exchange, one piece of papyrus is 110 diamonds and one piece of morion is 32 diamonds. To craft one arcane scroll is
3 papyrus and 3 morions. And we need 20 pieces of arcane scrolls. We will need 60 pieces of papyrus and 60 pieces morions for 20 arcane scrolls. 60 papyrus times 110 diamonds is equals to 6,600 diamonds. And 60 morions times 32 dayas is 1,920 dayas. At dahil 20 pieces arcane scrolls yan, total diamonds needed is 8,520 diamonds. Now we need 450 pieces ng metal fragments, which is 0.06 diamonds each. Total of 27 diamonds only. Dito yan sa trading ha. So how many diamonds in total na mga boards? Recap natin. 1,998 diamonds as cost of gold to craft one T2 blue gear. And that is for the 5,150,000 na gold to craft the gear, mga boards. Yung pagcraft na mismo, ha. Yung green materials na 160 pieces, total is 2,880 diamonds na yan. 60 pieces na papyrus and morions for the 20 pieces arcane scrolls, total is 8,520 diamonds. Metal fragments pa na 450 pieces, 27 diamonds lang naman. At ang grand total sa diamonds of one tier 2 blue gear is equals to 13,425 diamonds. And if 1 peso is equals to 3 diamonds, that's 4,475 pesos per one tier 2 blue gear. Hamakin mo yan. Almost 4,500 pesos na mga boards. And eto pa, pakinggan nyo. We will need 14 pieces, 14, 14 of T2 gears mga boards. Excluding yung bracelet pala ha. Kasi iba yung materials needed nun eh. So hindi counted si bracelet dito. So anyways, pag swerte ka, makukuha mo din yan sa chests from party dungeon eh. So 14 pieces of T2 blue gears times 4,475 pesos. Grand total is 62,600 pesos. Holy shit! Sipin niyo yun, 62,650 pesos. So disclaimer mga boards, this is assuming that you will start from scratch to craft a T2 blue gear and have decided to buy all materials in diamonds. Also, the prices in the exchange are of average prices and is according to the prices here in server 103 or server 103. Price ratio of peso to diamonds is based sa trading ng mga diamond seller in-game and sa Facebook group pages na buy and sell. So, may 62,650 pesos ka ba, boards? Full tier 2 blue gear na yan. Ano? Talpak na! So, disclaimer din mga boards, no? Yung cost to craft in diamonds para sa mga specialized crafting, hindi ko na siya binilang. Kasi minsan pwede kang magpa-craft ng 10 dayas lang, 20 dayas. Excluded na siya dito sa grand total na diamonds pag nag-craft tayo ng T2 gears. Para hindi masakit sa bulsa, unti-unti lang mga boards. And besides, may mga rewards naman na green material sa mga events. And mabibili mo din sa Battlefront NPC. Rewards sa mga chests from Forest of Training. Also, you can farm morions sa LOP or Land of Prosperity, pati na rin yung gold. You can also farm papyrus sa Irleta, Battlefront, Forest of Training Chests, Guild, NPC, and Events. So, bawas na rin sa cost to craft ng T2 Blue Gears. So anyways, thank you sa panonood ng video natin mga boards. Please leave a like sa video natin na to and subscribe na rin kayo sa YouTube channel natin. Follow and like our Facebook page para sa mga latest na ganap dito sa Nightcrows. Happy grinding and farming! Happy gaming mga boards!